What's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong panibagong reaction video mga kapenyo, na kung saan diniscuss na nga natin to kahapon sa isa kong reaction video mga kapenyo. At dito mga kapenyo, nagsalita na nga ito si Jonarenz Jacob mga kapenyo, patungkol nga dito sa issue niya sa hip hop community mga kapenyo, na kung saan marami mga hip hop rapper talaga ang nagalit nga dito kay Jonah mga kapenyo. Agara naman din sumagot si Jonah mga kapenyo about nga kung bakit niya nasabi yung ganon na mga walang pera nga yung mga hip hop. Doon mga penyo, sinabi naman ni Jonah na hindi naman niya nilalahat talaga ng hip hop mga penyo. At meron din mga ilan-ilan na nag-comment din sa akin na mga Brusco fans mga kapenyo, na sinasabi nga nila talaga na hindi naman yun yung talagang ibig sabihin ni Jonah doon sa pagsasalita niya. So siguro nga talaga mga kapenyo na nagkamali nga lang talaga siguro ng pagsalita to si Jonah mga penyo, kung bakit nga niya na banggit yung ganon, which is hindi talaga maganda. At syempre kahit sino talaga na nagmamahal sa kultura ng hip hop, talagang mabibisit sa kanya. At dito mga kapenyo, basahin natin yung isa sa supporter ni Jonah o ng Brusco mga kapenyo, at basahin natin yung kanyang sinabi. Sabi ni Jovelyn de la Cruz, kapenyo, mali po hinala nyo. Nauna po ang ibang rapper na magsalita ng di maganda sa rap niya. Minaliit si Jonah ng ibang rapper at pinagtawanan nung MB nila ng grind. Nasaktan lang po si Jonah sa mga reaction video ng ibang rapper na nauna. Yung ibang rapper, wala siyang ginagawang masama, ang pagkakamali lang niya sa post niya na nasabi niya ang kultura, kaya dun siya nagtrend sa salitang kultura. Pero nagsorry na po siya sa mga rapper na nasaktan sa post niya. Di naman po niya nilalahat, may mga bagay din kasi na talagang mga rapper minamaliit nila ang mga MB. MB means music video mga kapenyo. Nagrind ng Brusco. Imbis na payuhan nila, nilalait pa nila. Kaya yon nagpost ng di inaasahan at nabigla lang siya. Just saying lang po para alam nyo din po. But salute pa rin sa'yo kapenyo. Di ka naging bias dito sa reaction mo. At may payong kuya din. Salute. God bless you po. At ayan nga mga kapenyo, isa sa fans ng Brusco o ni Jonah mga kapenyo na nagsalita sa akin, at pinin-comment ko kaagad to. At nung nabasa ko to kahapon mga kapenyo, nung pag-upload ko, agad-agaran ako nag-research at hinanap ko kaagad kung saan ba talaga yung video na yon na sinabi nga ni Jonah yung mga bagay na yon at pinaliwanag niya. At doon naman sa pagsusorry mga kapenyo, hindi ko na totally napanood, pero may isa akong friend na sinabi talaga na nagsorry na nga daw to si Jonarenz Jacob about nga sa issue niya sa hip hop community, which is maganda naman mga kapenyo kung ganun nga yung ginawa niya. At syempre mga galit sa kanyang hip hop mga kapenyo o rapper, talagang kahit papano maglulubag yung loob nila. At dito mga kapenyo, sabay-sabay natin panoorin itong sinabi nga dito ni Jonah. Kaso ngayon Jonah, ako na rin napag-tripan mo. Kunyari, ano ang mga bumahan sa akin? Mga wannabe mga rapper. Kaya mga rapper na. Mga rapper na ano, na mga old school na. Pero konti pa rin yung mga bisira sa kanila. Hindi lang yun, pare. Tsaka nataraka kasi ako. Bakit ang ba't kanila hinihila pa? Hindi, may ganito kasi yan. Di ba dapat, pare, sa mundo kasi... hindi, kasi ganito kasi yun. Sa amin kasi na region na wala kaming kahit na sinong vlogger na pinura namin o hinira namin sa hinira pababa. Nagataka talaga ako kung bakit kay Jonah parang... Hindi, pre, kasi nasa taas ganun. Hindi, pero ito naman sasabi ko. Respect naman tayo sa mga old school na rap. Oo, lahat syempre, pare. Kaso nga lang, ang explain sa akin ito ng isang dating may ayaw sa akin, pero nung nakasama niya ako sa personal, sabi sa akin, ano naman, okay naman, kaso nga lang, ang pinagkaiba nga lang, ang pag-rap ng mga baguhan, ang daming views kaysa dun sa mga talaga, mas pinusuan yung ano, yung mga rap talaga, tapos konti views nila. Kung baga may parang kunwari ako, nag-rap ako din, yung talaga ako rapper, pare. Mas daming views. Tapos parang mag-iingit sila, parang ganun yung dating. Hindi, yung kasi parang, kumbaga, dapat, ano, welcome nyo pa nga kami kasi pumupunta kami sa mundo nyo. Wala pa rin, no. Kaya nga, men, sabi, may idol kasi ako, pre, na rapper. Si Bugoy na Koy-Koy, pre. Kasi, ang sabi niya nga, pre, masyado nyong minamahal yung hip-hop community, ganyan-ganyan. Yung mga bulsa nyo, check nyo kung may laman ba. Wala naman. Oo, parang galing yung sabi ni Bugoy na Koy-Koy, no? Na, tama naman eh. Oo, puro ka, ano,
Oh, dapat ito hima beto, tapos para muli ko pa rin ng magulang mo. Diba? Kaya yun lang. At ayan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo sa pahayag ni Jonah dito mga kapenyo? At may punto rin naman si Jonah. Yun nga, rap ka ng rap, hip hop ka ng hip hop, pero maasa ka pa rin sa magulang mo. Actually, may punto naman talaga siya rin doon. At napakagandang mensahe din no para sa mga ibang kabataan na pasaway din talaga sa magulang mga kapenyo. At hindi pa rin nila naiisip na tumatanda sila at umaasa pa rin sa mga magulang. Doon mga kapenyo, nakita naman natin na medyo okay naman yung pagsasalita nga ni Jonah. At meron pala kasi sa kanyang isang rapper parang naglulubog sa kanya pababa mga kapenyo. Parang hinihila siya pababa na imbes na mga baguhan nga sila parang pumapasok dito sa pagrarap, eh hinihila pa sila pababa. So, sa tingin ko talaga mga kapenyo, sa pagpost nga ni Jonah ng about nga sa mga hip hop, eh wala naman siguro siyang intention talaga na halahatin ng hip hop. Palagay ko mga kapenyo, nagkamali talaga dito si Jonah. Napakapangit lang kasi talaga ng pagkakabanggit niya na kultura tapos walang pera. Alam niyo yon, parang nadamay kasi lahat. At least kahit papaano mga kapenyo, nalaman natin na nagsorry na talaga din si Jonah at na-explain na nga niya sa hip hop community to. At siguro magiging maayos din ang lahat mga kapenyo. At unti-unti din niya mga kapenyo, marirealize din niya ng mga hip hop rapper sa atin sa Pinas mga kapenyo na yung pagsosorry nga nito ni Jonah at pag-explain nga niya dito kasama si Merk mga kapenyo. So napakagandang mensahe para sa lahat mga kapenyo, dahil at least maliliwanagan yung lahat na hindi naman talaga nagyayabang si Jonah, kung hindi meron pala talaga siyang nakalaban o nakaaway mga kapenyo na hinihila nga siya pababa at pinagtatawanan yung kanilang music video mga kapenyo. Which is hindi rin maganda mga kapenyo, kasi kung old school rapper ka tapos ginaganon mo yung mga baguhan, eh napaka walang yamo naman. Kasi alam mo naman, nag-umpisa ka din na hindi ka pa marunong, na dapat yung mga baguhan na pumapasok sa mundo nyo, eh dapat inaangat nyo rin paangat, hindi yung hinihila nyo pababa nang dahil lang sa inggit nyo. Siguro dito, parang nakita ko kasi sa sinasabi ni Jonah, yung pinupunto rin niya, isa sa pinupunto niya na siguro daw kasi siya, eh baguhan lang siya pero ang dami niyang views. Unlike daw yon, old school na rapper na pero ang konti daw ng views. So which is, ibig sabihin, mas sikat Jonah sa kanya. At parang sinasabi nga ni Jonah dito na parang naiinggit sa kanya itong old school rapper na to, kaya pinagtatawanan yung kanilang music video. So dito nalilinawan tayo mga penyo, nakita nyo naman wala tayong pinanigan ultimo dun sa nakalaban ni Jonah o kay Jonah man, wala tayong pinapanigan dito mga penyo, at tayo'y nasa gitna lang. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, hindi na ako hater nito ni Jonah mga penyo, kaya ito talaga nga nireview natin ng maayos na maayos itong mga sinasabi nyo nga at mga kinoment nyo sa akin. Lahat yan nababasa ko mga kapenyo, kaya napakalaking tulong din ng mga nagko-comment talaga mga kapenyo. Syempre hindi rin lahat na nagko-comment e totoo, kaya kailangan talaga natin basahin o pag-aralan muna natin maigi, mag-research tayo bago natin bitawan yung mga salitang bibitawan natin. Gaya na nga lang ng nangyari nito kay Jonah na nagkamali siya. So ang maganda lang doon, humingi din siya ng paumanhin. At tayo rin naman mga kapenyo, tao lang din tayo eh. Lahat tayo mga kapenyo nagkakamali. Walang perfectong tao mga kapenyo. Kahit ako mismo nagkakamali rin. At agad-agad naman mga kapenyo, pag nagkakamali ako, alam nyo naman, humihingi rin ako ng pasensya. Kaya napakaganda mga kapenyo. At siguro in the future, mas makikita natin na magrarap sila at hindi na sila mamaliitin ng mga ibang rapper sa pangyayaring to. Anyway mga kapenyo, nais ko muna i-shoutout pala yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Dustin Libiran, Dexter Cabanero Real, Ronald Conel, Ed and Rizalin TV, Tonyos TV, Luz Rodriguez, The Amer TV, Dennis Berhel, Mark Joseph Palermo, at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta mga kapenyo. At doon pala sa mga nais pang magpa-shoutout mga kapenyo, i-comment nyo lang yan down below. Huwag kayong mag-alala mga kapenyo, babasahin ko yan at isa-shoutout ko kayo. At syempre doon din sa may mga nakakaalam sa issue mga kapenyo, na mga kinokontent ko, na mga nire-reaction video ko, huwag po kayong mahiyang mag-comment down below mga kapenyo, sabihin nyo lang yan. At lahat-lahat yan talaga nababasa ko. Marami salamat din sa lahat ng mga nagko-comment, at napakalaking ng tulong nyo rin mga kapenyo. Anyway mga kapenyo, marami salamat, at hanggang dito na lang yung ating reaction video. Kita kasi ulit sa mga susunod kong reaction video. Bye bye. Hold you for forever.